Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, pag-usapan natin ang pagkakaiba ng power steering, hydraulic type, at saka EPS o yung tinatawag na electronic power steering. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawang klase ng steering na ito? Yan ang topic natin ngayon mga kapiston. Unahin natin ang hydraulic power steering. Kapag sinabing hydraulic power steering, mga kapiston, pinapagana yan ng pressure. Pressure ang nagpapagana dyan. Paano mo malalaman na hydraulic power steering type ang iyong sasakyan? Una, mga kapiston, buksan mo yung hood ng iyong sasakyan. Tingnan mo yung kung meron bang lalagyan ng steering fluid o yung tinatawag na steering fluid reservoir. Kapag meron kang nakitang ganun, mga kapiston, ibig sabihin, hydraulic power steering type ang iyong sasakyan. Para lalo kang makasiguro mga kapiston, tingnan mo yung location ng engine belt. Tingnan mo kung merong steering pump ang iyong sasakyan. Kapag nakita mo na merong steering pump ang iyong sasakyan mga kapiston, hydraulic power steering type ang iyong sasakyan. Pero kapag wala kang nakitang reservoir ng steering fluid at saka steering pump, ibig sabihin hindi hydraulic power steering type ang iyong sasakyan kundi EPS o yung tinatawag na electronic power steering. Ang hydraulic power steering type mga kapiston, ang mga components niyan o yung mga parts na nagpapagana diyan ay ito: engine belt, steering pump, rack and pinion, high pressure hose, at saka yung steering column. Yan yung mga parts na nagpapagana sa hydraulic power steering. Ang pagkakaiba ng hydraulic power steering type at ng EPS o electronic power steering type, ang hydraulic type mga kapiston, pinapagana yan ng pressure ng fluid. Yan ang nagpapagana sa hydraulic power steering. Ang EPS naman o ang electronic power steering, ang nagpapagana dyan ay kuryente. Pinapagana niya yung motor, kaya kuryente ang nagpapagana sa kanya. Ngayon mga kapiston, ang advantage ng hydraulic power steering type mga kapiston kumpara sa EPS, mas mura ang pyesa ng hydraulic power steering kumpara sa EPS. Kasi kung sakali mga kapiston bumigay ang steering pump ng hydraulic power steering type, magkano ang steering pump mga kapiston? 5,000, depende sa sasakyan, depende sa model. Pwede rin namang engine belt lang ang problema, pwedeng high pressure hose. Ang pinakamahal lang ng hydraulic power steering type mga kapiston ay mismong rack and pinion. Pero pinapa-overhaul natin yan mga kapiston, napapalitan niya ng mga kit kung wala namang sira yung loob ng rack and pinion, kung mga leak lang ang problema, na-overhaul yan. Yun ang isa sa mga advantage ng hydraulic power steering type kumpara sa EPS. At saka mga kapiston, ang hydraulic type power steering medyo matatag siya sa baha. Halimbawa, kapag yung sasakyan mo ay nilusong mo sa mga mababaw na baha, kasi ang location kasi ng rack and pinion mga kapiston, nasa bandang baba yan. Kaya kung sakaling ilulusong mo yung sasakyan mo at mahahati yung gulong ng baha, ay mababasa na rin ang rack and pinion. Pero ang hydraulic power steering type mga kapiston, medyo matatag siya sa baha. Kahit yan ay mabasa, hindi agad-agad yan nasisira kumpara sa EPS na umiingay mga kapiston kapag yan ay dumaan sa baha at napasok ng tubig yung loob niyan. Ang EPS naman o yung tinatawag na electronic power steering, ang nagpapagana dyan mga kapiston ay kuryente. Kuryente na mula sa battery. Pinapagana ng battery ang motor ng EPS, kaya malambot ikutin ang manubela ng EPS. Kaya napapansin mo mga kapiston, kapag sira ang battery ng iyong sasakyan, matigas din ikutin ang manubela. Kasi nga, walang nagsusupply ng kuryente papunta sa motor ng EPS, kaya tumitigas ang manubela.
Ang advantage mga kapiston ng EPS o ng electronic power steering kumpara sa hydraulic power steering, una, advanced technology mga kapiston ng EPS. Pangalawa, malambot ikutin mga kapiston ang EPS kumpara sa hydraulic power steering. Kasi ang hydraulic power steering mga kapiston, kahit bago ang steering pump niyan, medyo may bigat siya. May bigat siyang ikutin ang manubela. Pero ang EPS mga kapiston, napakaswabing ikutin yan. Wala kang mararamdaman na bigat yan. Kaya mas malambot ikutin ang EPS. Pangatlo mga kapiston, ang EPS mga kapiston, nababasahan natin yan ng code sa scanner. Kaya madaling i-diagnose mga kapiston ang EPS. Kasi nga meron siyang module konektado sa computer box at sa DLC-3 o yung kinokonektahan ng scanner. Yun nga lang mga kapiston, medyo mahal ang pyesa ng EPS kumpara sa hydraulic power steering. Tsaka ang EPS mga kapiston, medyo mahina yan sa mga baha. Kapag idadaan mo ang iyong sasakyan sa baha, kapag pinasok yan ng tubig, ang rack and pinion yan, nagkakaroon dyan ng grinding noise, yung parang nag-grinding sa loob ng EPS o ng rack and pinion niya. Kaya huwag nyong ilulusong sa bahayan mga kapiston, kasi mabilis masira ang EPS kapag nilulusong sa baha. So yun lang mga kapiston, at sana may natutunan ka sa topic natin ngayon. At kung may natutunan ka, please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy mga basic video, mga basic na kaalaman tungkol sa iyong sasakyan.